Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading na ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading ito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys. So let's check your energy. Your energy. With the Three of Cups and the Five of Wands. Meron third party. So, you're dealing with a person na, kumbaga, madami kang karelasyon dito. Or dalawa yung person mo. Or more, no? Madami kang kakonek. And there's a lot of drama here na nangyari. May mga drama, pag-aaway, conflict, no? May nag-away-away dito. Paring nag-away kayo ng person mo at nung isa mo pang person, no? Dahil mukhang nabuking ka dito. So, tingnan natin kung sino tong nang-away sa'yo. Anong energy niya? Walang strength. With the shadow side, the devil card. So, itong person na to ay may addictions guys. Suga, sigarilyo, or alak, or kung ano man yung addiction siya. Possible sex, no? May ganun din siya na addiction. Kung ano man yung addiction ng person na to. At nandun yung parang napapraning kong person na to. Baka nag-addict to guys. Nag-drugs. Yung person mo na to na isa dito. With the Ten of Wands. This person is leaving that baggages. Tinatanggal yung mga responsibilities niya. Tinatanggal niya yung mga problema niya sa buhay, no? Pero para nawalan to ng strength eh. Nawalan siya ng tiwala sa'yo, no? With the strength card dito. Nawala yung trust niya sa'yo dito. With the Six of Cups, yung person na to, parang nananamlay itong person na to sa nangyari dito. Siguro may na-discovered sa'yo na meron ka pang iba maliban sa kanya. Kaya inaway ka niya. With the Six of Cups, magaan yung loob mo dito sa person na to. You feel at home sa person na to. May soul connection kayong dalawa, no? With the Six of Cups, nandun yung parang best friend yung turing mo dito eh. Magaan yung loob mo sa person na to, guys. Pero parang nawala yung tiwala ng person na to sa'yo. With the Strength card in reverse. Nawala yung deep bond nyo sa isa't isa ng person na to. So, kung dati puno ng tiwala to sa'yo ngayon, wala na siyang tiwala. At sino naman tong ibang kadil mo dito? Ano yung energy niya? There's an ending. Possible kasal kayo nito with the Four of Wands. Or nagkaroon ng level up yung connection yung dalawa. Or nagsama na kayo, no? Sa isang bubong. The Four of Wands. So, let's see kung ang hirap pagka, ano, no? Ganito yung reading. Ang daming yung karelasyon. So,
Sino ba talaga yung mahal mo dito? Sino kayo? Ay, ano ka dito guys eh? May pagka-trickster ka. No? Hindi ka seryoso sa mga person na ito. Hmm? Heartbreaker ka dito guys. With the Three of Swords. Para ka naging player. Heartbreaker. Hmm. Wala ka siniseryoso. Wala ka nga. With the Page of Pentacles. Nandun yung focus mo sa pentacle mo eh. Sa kapirahan. Sa for your stability. Yung ano mo dito. So, anong gusto mong mangyari sa buhay mo dito? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong mangyari? With the Death card. Gusto mo ng new beginning sa tao dito na sa person mo na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. No? So, possible itong nakaaway mo. Yun yung gusto mong magkaroon ng new beginning. No? Yung taong nang away sa'yo. And with the transformation, yun na, Death card in reverse. Gusto mong mabuhay muli yung relationship yung dalawa. With the King of Swords in reverse. Naging player ka dito or parang hindi ka nang seryoso. Pero kumbaga naging matigas yung puso mo pero na-in love ka na sa person na to. Nadadala ka na ng emotion mo. Hindi mo na makontrol yung emotion mo dito sa person na to eh. Kaya hinahangad mo yung magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa ng person mo na to. So, tingnan natin kung ano yung feelings niya sa iyo ngayon. Nung person na yun na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Feelings. Unstable. Siyempre, nag-away kayo. No? Unstable. With the Temperance. Napapakalma muna to, guys. Nag-heal. Healing. Healing yung person na to. So, ano yung feelings mo towards a person na to na nakaaway mo? Inaway ka pala. Ayun, may options ka talaga with the Seven of Cups. Magulo yung isip mo. Hindi ka pa ganun ma-decided kung siya na ba talaga. Siya na ba? Siya ba ipipiliin ko? Sabi mo, isip mo. With the Chariot card, nandun yung gusto mong magkaayos kayong dalawa nito. Gusto mo ng new beginning talaga. Nandun yung fire. Nandun yung determination mo. Na magkaayos kayo. Pero may mga options ka pa dito. Na hindi mo mabitaw-bitawan o hindi mo malit ko yung mga options mo. Pwede reversal to guys ha. Sa iba. Reverse reading. No? May passion ka. Nandun yung alam mo gusto mo tong person na to. You will take a risk here to come towards the person na yan. Nadala ka na ng emotion mo eh. Kasi inaway ka niya, no? Nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. So, ito nga yung nang-away sa'yo. So, let's see kung anong mangyayari dito sa inyong dalawa. Stability. Ayun o. Mag-offer ka ng new beginning. A stable offer sa person na to. And then, you will be stable na yung relationship nyo na dalawa. Magiging strong na yung bonding nyo dito. Parang aso at yung taong to. No? Possible na maging loyal kayo sa isa't isa ng person na to eh. With this card. The King of Pentacles. Na pareho kayong mamuhay na masagana, no? Na madaming pera, abundant. So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon.
Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganoon ma-notified kayo sa masusunod na videos ni upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga naka-resonate sa rin nito.